Eto na po at uunahan ko na kayong tumikim sa ating healing sangkap segment ng pin-repair ni Chef Tristan Encarnacion. Mm-hmm. Nakakapaso sa init, Pecho, ah. Nagre-reklamo ba ako? Mm. Hydrating ang pin-repair mo ngayon, no? At maraming antioxidant na ano, na sibuyas po, ang nilagay. Bawang, meron din po. Oo, at saka ang pinakagulay natin ay sayote. Tama, hindi mo ginamit yung berdeng papaya. Kasi may buto-buto yun, bawal sa may goiter. Oo. Ang sayote, ang sayote ay alkaline vegetable. Hindi katulad ng mga mataas sa uric acid. Kahit may isang buto po ang sayote, ito po ay alkaline vegetable. No, nakapagpapabuti sa lahat ng may goiter. Yan, no? Lalo na may sabaw. Opo. At lalo na nilagyan mo pa rin ng isa pang antioxidant, Chef. Itong tanglad. Opo. Bukod dun sa maraming sibuyas na nilagay mo. Opo. Very good, ha? Opo. At since tinola, doktora, di ba karaniwan po ang tinola, ang pagkakalam natin. Pag gagawa po ng tinola, mayroon ginger. So, at atin po tinanggal ito dahil nga mainit sa katawan. So, hindi pwede sa may goiter. Opo, hindi rin pa pwede yun. Mm-mm. Mga mata mong siguradong alaga, sundin lamang ang healing recipe ni Chef Tristan, ang tuna tinola. Para sa mga sangkap, ihanda mga sumusunod. Bawang, sibuyas, tanglad, tuna, tubig, sayote, at seaweed salt. So ang gagawin po natin ngayon ay tuna tinola. Of course, ang recipe natin ay very rich in iodine at of course, very hydrating. Lalong-lalo na sa mga may goiter. Of course, ang ating star ingredient ay ang tuna. Ang term po namin dito is dinadry sear. Kumbaga, niluluto siya without any fat or oil. Kita niyo naman po, again, this is fish and vegetables, which alam naman natin na mabilis siyang maluto. Ano na nga ang tawag mo sa pangalan ng ating recipe ngayon? Ang recipe po natin ngayon, doktora, ay ang tuna tinola. Wow! Tuna tinola. Maganda sa mga mahilig sa isda, no? Kasi ang akala ng iba, pag tinola, manok lang, manok chef. Lang po. Ano pa bang pwedeng lutuin tinola style? Actually, halos karamihan naman po eh. Kumbaga yung like fish, even any meats din po. Kumbaga yung kahit yung anong karne po, pwede. Kahit yung kumbaga yung technique lang po ng pagkaluto. Yung ang ating tinola. Ang tinola po. Okay. Pwede rin walang karne. Pwede rin po. Kumbaga gulay tinola or just plain tinola. Tinolang gulay, tinolang isda, tinolang karne. Opo. Pwedeng lahat, no? Pero pagka may goiter po, yan, hindi nga ginamit ni Chef Tristan ang green papaya kasi mabuto. Sa halip, pinalitan po natin ang sayote. No? Opo. At maraming antioxidants sa pamagitan ng maraming sibuyas at tanglad. No? Pwede nyo ring lagyan ng bawang. May bawang ba to? Meron din po. Ayun, kasama pa po sa antioxidant ay ang bawang na idinagdag din ni Chef Tristan. Opo. Pero may tanong. Ay, ano po yun? Hi, Chef. Ano po ba pagkakaiba ng tuna sa salmon? Salamat po. Meron silang pagkakapareho. Pareho silang isda. Opo. Ano ang kaibahan? Ang spelling? Spelling? Bukod spelling. Sa spelling? Well, ano pa? Ang pagkakaparehas po, doktora, muna, ay yung, of course, they are very rich sa omega-3. Pareho sila. Yan po. Yung kumbaga yung fish oil, yung omega-3 fatty acids, very high din po sa protein at potassium. Okay. Safe na protina para sa opo, mababa at walang kolesterol. Opo. Yan. Mm. Ang pagkakaiba naman po, ang tuna ay lean meat, kumbaga. Okay. Ang salmon naman po ay kumbaga is fatty meat. Kumbaga mas masebo po. Ang salmon. Ang salmon, pero magandang klase ng sebo kasi po siya ay omega-3. Yes. Hindi po naman bad cholesterol 'yon. Opo. 'Di ba? Yun po, okay, yung pagkakaiba. Syempre sa taste naman po, since ang tuna ay very lean, medyo mas malasa po ang salmon naman. Ganun in terms of flavor and taste po. If you're going to
eat it as is po. Kumbaga yung mismong isda. Okay, mas malasa ang salmon. Mas salmon kasi very whether rich. Siya ay smoked? Opo. Or niluto? Opo. Mas malasa siya mas kaysa malasa sa tuna. Po. Since it's fatty po, kumbaga mas marami siyang sa bagay. Nakakadagdag po ng lasa yun. Opo. Mas madagdag ang linamnam opo. Ng salmon at mas mahal. Ayun po. Mas mahal. Mas mura yung tuna. O ano pero, pa? Pero doktora, in terms of yung mga nutrients at syempre yung mga protein na makukuha mo, parehas din pong very good sa ating katawan. Yan. Doon naman sila nagkaparehas. Opo. No? Sa gastos lang po, medyo mataas yung isa. Opo. Alright. So, subukan po ninyo, lalo na kung may mga pasyente kayo, hindi lang po yung may goiter, yung may mga bukil, bukol, damukol, for that matter. Maganda po ang recipe ngayon ng ating wellness chef, Tristan Encarnacion. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Maaari niyong makita ang mga full episodes ng Healing Galing kasama mga wellness recipes ni Chef Tristan sa www.healinggaling.ph. Bisitahin din ang aming Healing Galing official Facebook page at sundan si Chef Tristan sa Instagram sa Wellness Chef HG. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Kasama ko na po ngayong umaga si Marge at makalipas ang isang buwan na paggagamutan the Healing Galing way, eto na po siya at wala ng thyroid condition. Tindi na hirap dulot ng sakit sa thyroid. Tinulungang gumaling ni Dr. E sa natural na pamamaraan. Tutok lang kapatid sa talakayan. Ang Healing Galing sa TV ay magbabalik sa ilang sandali. Sabi ni Joshua, ask ko lang po about sa mata ko. Nawala sa tamang pwesto ang isang mata ko dahilan ng maliit po ang isa at malaki yung isa. May pag-asa pa po kayong gumaling ito. Nagliliku-liku ba ang iyong paningin? Bay, pwede pa yung tuwirin. Alamin kay Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5.